palad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay. Kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan. Ngunit, natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan. Kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mukhang good morning naman talaga dahil sa salamat sa Diyos, maganda-ganda ang panahon po natin ngayon. Umaaraw, namiss natin ng ilang araw at linggo ang ganitong katinding init. At tayo po ay nasa unang Sabado sa buwan ng Agosto. Alam ho natin that every Saturday, inaalala natin, pinagdiriwang natin, lalo na ang debosyon natin sa ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ang nanay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ngayong unang Sabado, bigyan din natin ng parangal at palakpak ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Hindi naman natin kinakailangan magkaroon ng special na araw ng kapistahan. Iba-iba ho kasi ang titulo ni Maria, Fatima, Lourdes, Guadalupe, Perpetual Help. Iisang babae ang ating pinararangalan, ang ina ng Diyos. Kaya alam niyo po itong araw na ito, August 5, nagdiriwang din ang simbahan ng kapistahan ng pagtatalaga sa Basilica Mayor ni Maria doon sa Roma. Meron pong itinatag na simbahan, Basilica, si Pope Sixtus III, na itinalaga para kay Maria bilang tagapagdala ng Diyos, God-bearer. Si Maria ay tunay na ina ng Diyos. Siyang nagdalang tao kay Jesus na ating Panginoon at Diyos.
Kaya yung basilika na yon, pinakamatandang basilika sa kanluran. Yun na itinalaga para kay Maria. Alam naman po natin ang role ni Maria ay ilapit tayo sa Diyos, hindi lang sa Kanya. Ganyan naman ang mga nanay. Bakit ang pinakamahalagang turo, payo at pabaon, sabihin na nating pamana ng isang magulang, lalo na ng ina, ay ang turuan ng kanyang anak na magdasal. Sapagkat alam ng nanay, isang araw, iiwan ko ang mga anak kong ito. Kanino ko ibibilin? Hindi madaling magtiwala na lang ng ganun-ganon. Kung meron ka mang dapat pagbilinan ng iyong mga anak, walang iba, kundi sa Diyos pa rin. Kaya inilalapit mo ang iyong mga anak sa Diyos. Ganun si Maria. Inilalapit tayo sa Diyos. Tinuturuan tayong magpuri sa Diyos. Kaya ang ganda ng ating salmong tugunan, naaalala ko ang awit ni Maria. Naaalala ho ninyo yung Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri. Ngayon, ano ang sinasabi ng salmo? Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Yan ang dasal din ni Maria. Yan ang gusto ni Maria para sa ating lahat na kanyang mga anak. Sana ang buhay natin ay isang buhay na nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng mabubuting pag-uugali at magandang ginagawa natin. Yung pong sinasabi ng unang pagbasa natin sa aklat ng Levitiko, ang Diyos ay nagtalaga ng isang araw ng paglaya. Hindi lang araw, isang taon ng paglaya. Pinapakita, pinapaalala sa atin na ang Diyos laging nakahandang magtalaga ng paglaya mo, ng pagbuti ng buhay mo, ng paggaling mo, ng pagsaya ng buhay mo. Ang kailangan mo lang, sumunod sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Huwag mong kalilimutan. Kung gusto mong ikaw ay maging maginhawa, maligaya, gumaling, malaya, lalo na ang Diyos. Kung meron mang unang naghangad niyan para sa iyo, ang Diyos muna. Yan ay kung makikiisa tayo sa plano at paraan ng Diyos. Huwag kang dumidiskarte ng sa sarili mo lang. Yan ang nangyari kay Herodes. Kaya napapatay niya si Juan. Natatakot si Herodes nung unang ipapatay si Juan sapagkat alam ni Herodes, mabuting tao ito eh. Mukhang tama naman. Kaya lang nagalit nang sitahin na ni Juan ang maling ginagawa ni Herodes at ni Herodias. Sila'y nabubuhay sa pagkakasala, pakikiapid. At ito ang hindi matanggap nila. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo po ay talagang gumagawa at nabubuhay sa masama, maling bagay, relasyon, trabaho, lagi tayong tamang hinala. Hinding-hindi tayo papayapa. Hanggang isang araw, hindi natin namamalayan, kinakain, sinisira ka na, inilalayo ka na sa Diyos ng iyong pagkakasala. Sa pagkapatuloy ng ating misa, hilingin natin sa ating mahal na ina, meron tayong nanay sa langit. Bukod sa ating mga nanay dito sa lupang ibinigay ng Diyos, meron siyang ibinigay na ina sa langit na walang sawang nagdadasal para sa pagbabago natin, para sa ikabubuti at ikaliligtas natin. Kapag nahihirapan tayong tigilan, tantanan at tapusin ang isang maling bagay, isang masamang relasyon, lumapit tayo kay Maria. Humingi tayo ng tulong kay Maria. Araw-araw, sa tulong ni Maria, mabuhay nawa tayo ng nagpupuri sa Diyos at gumagawa ng mabuti para sa Diyos. Amen.